Hello guys, welcome back. As you may know, I am already here at the new house. Actually, already moved in, but I realized I only showed a bit of the chaos, so here's all that I haven't shown you. Of my car under the stars, I want you to know I'll take this love slow. How did you get so cool? I'm just a fool falling for you. Don't wanna let you go. I'll take this love slow. Hello. We got so many years to learn each other's ways. I wanna know your ideas and love you every day. I spent so many tears waiting for this place. And now I want you to know I'll take this love slow. I can't believe we're here, grabe. Ang tahimik. Tapos sorry dun sa mga nakikita nyo. We are down to our last few days here. I am with June. Nandun siya. He'll, you know, help me with packing. Sorry, super dami kasi yung pang natirang gamit dito. Dahil kasi magpapang ako after Christmas. But sunod yung pagganapan. And then, I got sick. So, ngayon na lang ulit ako nakabalik dito. Miss ko pa rin pala. Pag tinititigan ko, grabe. Yung fulfillment, growth, development dito. Grabe, tinititigan ko to. This is my first ever home. Literal, no joke, nagpa-flashback sa akin. Yung first day ko dito, my first night. Wow. Grabe, nakakamiss tong lugar na to. But, honestly, today's agenda, hindi tayo pwede magdrama. I bought some boxes just for me to pack. Because, ang dami ko pa iiwan dito. Don, paano to? Pwede mo ba close for me? Say hi to my vloggy. Ta-da! Ah, parang ayaw ko pa i-turn over yung keys kasi grabe ang ganda ng view. Charles, hindi na. Wala na akong pambayad ng renta dito, bes. Tingnan nyo. View. Sayang, pero maganda yun. Slow. I'll take this love slow. We got so many years to learn each other's ways. I wanna know your ideas and love you every day. I spent so many tears waiting for this. Take this love slow. Good morning! Gabi, sobrang saya ko finally! Ha ha! We have a new ref! And kung mapapansin nyo,
For some reason, mas matangkad na siya sa akin kasi yung previous rep natin, my first ever rep, kasing tangkad ko lang halos, tangkad ako ng konti, ng very, very light. Anyway, as I was saying, nag-quarantine kami dito for like 2 weeks, like literal 14 days, ganun. Wala kaming rep dito. Sobrang hirap nun, tapos may mga chismis pa na magla-lockdown and all that. Ang hirap nung walang ref ha, kasi syempre hindi ka makaka-store ng food. Tapos ang hirap naman magbili ng ref, kasi syempre dinideliver to dito. Hindi ko naman kayang buhatin to mag-isa dito sa dining. So tiniis talaga namin yun, kaya super thankful ako sa friends, sa family ko, lahat ng tao nagpapadala dito ng food for us. Ang hirap naman mag-quarantine sa kanya-kanya naming house, kasi syempre baka mahawaan namin yung families namin. So, hi! Hello! Gumaling na kami, sabi ko, order na ako ng ref. And after 2 days, dumating siya! Samsung lang din ulit yung ref natin. Kasi, as you may know again, my boyfriend works here. So, meron siya usually mga discount, ganon. So, dito lang ulit ako bumili. Kasi diba last time, yung ref ko, mas maliit siya dito ng konti. 19K yata sa mall, tapos 9K ko lang siya nakuha dahil doon sa discount niya. Hindi ko alam kung pwede ikwento, pero kinuwento ko eh. Gusto ko talaga 2-door na ref, sa totoo lang. Hanggang sa dulo talaga, pinagninilayan ko yung bago ng Samsung. Hindi po sponsored to ha. Ayun nga, kaya ako binigay yung ref sa friend ko. Kasi sabi ko, bibili ako ng malaking ref. Pero, oh my gosh. Ito na yung problema ko. Pero hindi ako nakabili ng bagong ref. Kasi, hindi rin kasi kitchen dito. Kailangan maliit lang din. God! I give up. Grabe. Pag nawalan ka ng ref, ang hirap pala. Kasi parang hindi ka makaka-store ng food. Ayun! Ang galing! Magaan sa dito, tol! Ref reveal! Tada! Parang baligtad! Likod pala to! Tada! Oh my God! Hirap na tayo! Pwede tayo mag-grocery, pwede tayo magluto, malami na tayo pwede gawin. Tapos sabi nila, parang parehas lang. Open sesame. Yes! Meron ng ganito. Oh my God, meron ng ganito. Mas malaki siya. Pwede na kasi dati wala rin ganito. This is it. Wala talaga akong choice, guys. Alam mo, kahit anong gawin ko, kahit gusto kong ibahin, pagandahin yung ref, wala talagang kasha. Kasi may mga built-in drawers dito. Tapos, ito lang yung kasha talaga for yung dati kong ref. So, wala tayo choice. Yung mga orders ko from IKEA that I just got yesterday. I'm just so happy as it. Di nyo alam kung gano'n ako sa'yo. I've been wanting to go to IKEA personally. May mga IKEA products dun sa online store nila na kailangan mong puntahan sa store or kailangan mo i-check sa check pa sa'yo gano'n. Basta may nakalagay gano'n sa website nila. So, ang dami kong gano'ng kailangan bilhin kasi I'm planning to do a DIY walk-in closet! Ayan yung mga railings dyan, mga shelves, mga sabitan. Sobrang gusto ko mag-haul. Let me know if you want me to do an IKEA haul. Next vlog na lang kasi plano ko mag-house tour ngayon. Chance encounter lang to. As in, sobrang random, sobrang sinuwerte lang ako. You know, love ako ni Lord. Nagsiscroll ako sa marketplace kasi gusto ko bumili ng vanity table ko and ng drawer. Tapos nakita ko tong drawer na to, na tinitinda niya. Tapos sabi ko, sa IKEA to ah. Tapos pag sabi niya sa akin na papasabay siya. So, I just did a pasabay dito sa store na to. Yan, nagpa-flash siya. I'll just link ng Facebook page niya below. Guys, I swear, sobrang dali kausap. Sobrang bait. Sobrang nagre-reply. Mga 2 a.m. na chat ako, nagre-reply siya. Ganon. Tapos, nandun na siya sa IKEA. Nagsisend siya sa akin. Ma'am, okay na to. Nabili ko na kay ma'am. Out of stock to. Ganon. Sobrang smooth talaga ng transaction. Sobrang nag-enjoy ako. Parang nag-shopping din ako sa IKEA. Ganun levels. And this is not sponsored. Hindi ko rin siya kakilala at all. Pero naaliw lang ako sa service niya. Kasi for sure, ang dami niyang customers. Pero lahat ng tanong ko, sinasagot niya. Lahat ng reply, lahat ng kailangan. Wala siyang na-miss out. Tama lahat ng orders ko. Mga pinagdagdagdag ko last minute. Binili niya pa din. So, thank you so much. I'm so happy. Ayun lang naman. Ito, last minute order. Nakita ko lang. Tadaan! Anyway, let me do a haul soon. Comment down below kung gusto nyo. Comment a banana emoji kung gusto nyo ng IKEA haul.
Chachi. Hi, vlog! I woke up pretty early today kasi gusto ko maglinis ng house, magayos. Marami yung sa mga in-orders ko, like the dining table, the chairs, my buffet table, everything else in between. Dadating na sila in the coming days. Sobrang excited ko. Nalimutan kong pakita sa inyo yung empty house tour natin, which a lot of you are requesting. So I decided na for today, while I'm cleaning, mini house tour lang. In the coming days, mapupuno na siya. So hindi nyo na makikita yung empty house tour vibe. So para mas ma-excite kayo, share ko rin sa inyo yung plan ko per area. So ito yung sinasabi sa inyo, high ceiling. Tapos dire-diretso na yun dyan sa baba. I'm planning ko dito talaga maglagay ng chandelier. And I think a painting, kasi super duper hilig ko talaga mag-paint. Previously, last November, ko napanood yung vlog ko. I visited an art store para bumili ng aking mga paintings, paintbrush, and yung mga pagpipinturahan ko. Basta, actually, nag-iisip pa ako yung gagawin ko dito. Kasi small space lang naman siya. Gusto ko lang siyang lagyan ng something. Noong una nga sabi ko, beanbag. Pero parang sabi ko, awkward. Sino tatambay dito? So this is my CR. Dito ako naliligo. Dito ako nag-skincare. And ang plano kong gawin dito is gantong vibe. So nagpagawa na ako ng bilog na mirror and all that. So hindi ko na lang muna siya open kasi nakita niyo naman siya sa New Year vlog ko. Nakita niyo na yung loob nito. So this is that. So sa tabi nito, merong isang open area na I'm so excited kasi gagawin ko tong toiletry areas. Basta maglalagay ako ng cute shelves dito, tapos lalagay natin yung mga scented candles and some painting artwork pieces. Dito ko ilalagay yung mga tissues and all kasi sakto lang yung CR eh. So dito ko siguro lalagay yung ating toiletry. Nabili ko na yung mga shelves na ilalagay ko dito. And this is my walk-in closet. Dito siya kasi dito yung CR ko, so diretso ako magbibinis dito. Plano ko, tanggalin talaga actually yung pintuan. Para open lang siya kasi hindi ko siya malalagyan ng aircon eh. So baka pag ibili na lang ako ng air cooler para malalamigan yung bags and hindi sila masisira. So, come on in! Ayan, kung naaalala nyo, ito lang din yung sampayan ko sa condo. Nilagay ko lang siya dyan, pero i-dispose ko rin yan. Feeling ko lalagay ko siya sa laundry area sa baba. Para ito yung sampayan ko. But this is how my walk-in closet looks like. May super duper laking window. So, sakto. Dito ko yung lalagay yung vanity ko. Itong blinds installed by 50 Shades. Sobrang ganda. Kasi parang nire-reflect na lang yung ilaw na white. Dito ko nilagay yung mirror. Pero ang plan ko, magpagawa ng mas manipis. Para sakto siya dito. You get me? So, ayun. Baka bibigay ko lang ito kay mommy. Dito sa wall na to, dito ko ikakabit yung IKEA Boxel BOAXEL na ano ko, shelves. Yung peg ko. And abangan nyo na lang. Tapos dito, nagko-contemplate ako. Iniisip ko kung maglalagay ako ng magandang console table for filming, or dito ko ilalagay yung shelves ko para i-display yung bags and shoes. So this is another space. It's big enough para maglagay ako ng shelf or ng console table para sa bags na naka-display, shoes, or console table. Kasi plan ko nga yung vanity ko dito. So nagpagawa ko ng vanity, very minimalist lang. It's just a plain table. Yun lang siya para wala ako masyadong ipapatong. And I just got sobrang mumurahing shelves para dun yung mga makeup ko. Super duper excited with how I will design my walk-in closet kasi it's a dream. So yeah! Okay, so welcome to another room. And ito yung siguro yung room na dapat walk-in closet ko kasi it's a lot bigger. And parang meron siyang paliko dito. So papakita ko sa inyo mamaya. Kaso super dilim nung ilaw dito. Hindi nyo lang pansin kasi nga white walls pero medyo madilim sa area na to. So sabi ko dun na lang nga sa kabila. Yung vibe kasi dito more on madilim. So medyo pang gaming, pang office area. This is going to be my office for my business na I will launch this year. So when you move from the door, ayan siya. Diba? Parang may extra space. Mukha siya maliit sa picture, pero malaki yan. Enough para maglagay ako ng sofa, mga cabinet. Dito ko nilagay yung ating gaming area. Office area na rin natin, yung mahabang desk. And medyo hindi lang masaya kasi nga, diba yung setup nito, parang dapat dalawahan, pero naging ganyang apat. Medyo na hello ang atasin nyo. Niisip ko pa kung anong gagawin ko dito. For sure, papagandahin natin, maglalagay tayo ng lights, mood. Ayun, ito yung room na yun. So dito naman sa floor na to, buong master's bedroom
yung sinakop niya. Meron ng another small area dito na plan ko. Ligyan siya ng clear console table and then just painting dito na maganda. Ayun, sobrang excited ko. So, abangan niyo lang sa house tour. Kasi parang pili ko, hindi niyo siya ma-appreciate unless talagang meron na siyang something. So, this awkward space, tandaan niyo, gaganda to, mami. When you open my master's bedroom, my room, ito yung unang area niyong makikita. And I just love it kasi merong old tree na dito na, alam mo yun, never ever for sure pwedeng sirain. Ang ganda niya. Pagising ko sa umaga, yan yung nakikita ko. So, natutuwa ako. And I have here, just in case, worry kayo for privacy purposes. Pinagawa ko talaga ito kay 50 Shades. Ayoko ng cortina. Ayoko rin ng blinds. Kasi parang feeling ko, lagi nang yun yung nakikita nyo. So, nagpagawa ako sa kanila ng Roman blinds. And I'm just so, so, so happy. Everything is just so perfect. Tapos, syempre, kapag Roman blinds, gusto mo kasi parang nakataas siya, parang may fold na ganyan. So, kaya nilagyan ko ng sunscreen. Kasi pag nakataas siya, kitang-kita kasi ako dito sa bintana dito, beses. So, this is my walk-in closet din siya. Tapos, parang pwede din shower area. So, basically, parang bathroom na maraming cabinet dito. Papayos ko pa kasi yan eh. So, ayoko lang din ipakita pa. Probably, my favorite area dito sa kwarto ko is itong area na to. So, I messaged Kim Cruz to make me a commission piece. So, nagpa-commission ako sa kanya. Nagpa-commission? Hindi ko alam yung tamang term. Pero, nagpagawa ako sa kanya ng painting na ilalagay ko dito. And, I'm just super duper excited na ilagay yung painting na yun dito. As in, guys, nung nakita ko yung painting na yun, it was like November or October. Tapos sabi ko, Kim, I just super duper love this. Naunahan lang akong bilhin. Can you make one for me? Sobrang nai-imagine ko siya talaga dito, I swear. Ang daming sinasabi ng painting na yon. Sobrang inspiring niya. And pagising ko sa umaga, since itong area na to yung nakikita ko, for sure ma-inspire ako. For me, women empowerment yun and all that rats. Sobra, sobra, sobra excited akong ipakita sa inyo. May painting dyan, lalagay lang ako ng isang planter na merong snake plant. And binili ko na yung snake plant na yun. So, imagine that. Boom! And then, I have an awkward space again dito. And may mga kalat. Kasi, for the sole reason na wala pa akong vanity, I was planning to put a nice wallpaper dito. Tapos, lalagyan ko ng mini shelves lang. Patungan lang ng scented candle, or patungan lang ng something. Lagyan ko ng ilaw, or whatever. Here's another wall. Basically, it's just a window. Tapos, plan ko maglagay lang doon ng parang mini side table. Parang wood side table na parang hourglass yung shape niya, ganun. Tapos lalagay ko lang dyan yung Marshall ko, and parang isang maliit na plant, baka cactus or parang maliit na snake plant, ganun. Tapos dito, maglagay kaya ako ng desk na aangat lang, just in case gusto ko dito mag-edit or what. Pero iniisip ko pa kasi may saksakan dito eh, pwede nga rin TV. So, in this side of the wall naman is my bed. Dami nagtatanong ko anong tawag, it's a Solihia headboard, and nakita ko yun sa Pinterest, so pinagaya ko lang sa isang wood store sa Pampanga. And yan na din yung bed ko kasi sa condo. Hindi ko na lang siya pinadeliver. Kasi remember, pinadeliver ko siya pero mali sila ng kulay. So, mga time na yun, medyo namumroblema na nga talaga ako sa admin and all dun sa condo. So, sabi ko, sir, baka pwede naman i-deliver nyo na lang kapag nakalipat na ako kasi magagamit ko yan pag nakahanap na ako ng sarili kong house. Tapos, pumayag naman sila and mabait sila. So, dito ko na lang siya pinadeliver. Yan din yung exact na dineliver sa condo. Pinalitan lang nila yung kulay. So, yeah. In this side of the bed lang, I'm planning to put my lamp na binili ko na rin. I have a nice long Japanese vibe na lantern dito. Tapos meron lang akong side table na hindi ko pa alam kung anong design. Pero basically, that is it for my room. Okay. This is our stairs area. And ito yung lagi nyo nakikita. And malaki-laki space dito. Actually, sabi ni Mamang, lagyan ko daw dito ng altar. Pero naisip ko, dun na lang sa taas or something. So, plan ko dito, it's a nice painting na ako yung gumawa. Mapapansin nyo, super duper high ceiling to. Hindi ko lang matututukan kasi wala pang chandelier. So, baka maisip nyo parang, ganun. So, naghahanap pa ako ng magandang lantern or chandelier. Maganda sana yung view nito eh. So, next time ko na lang papakita sa inyo. Welcome to another area. As you can see, grabe yung ilaw dito. Mula umaga hanggang mga 2 to 3pm, nandito yung araw. So, sobrang excited akong i-decorate tong wall na to. My plan here is to have a buffet table lang. And a plan! Iniisip ko
ko is either yung Makina plant or yung Anita. Dito ko rin lalagay yung dining area, which is yung plant ko nga, marble-ish. Dito sa area na to, we'll just put curtains, and then yan sa area na yan, ayusin natin siya in the coming vlogs. Lumabas lang ako, ito lang yung labas ng big window natin. And pag-ikot nyo, merong extra wall kasi dito. So, ang plano ko dito, gumawa ng plant wall. Grid wall siya, tapos puro plants lang, may flowers para didiligan ko tuwing morning. Pero ito, i-retain ko tong wall na to kasi parang feeling ko magagamit ko pang picture. So, siya na lang yung plain wall. Oh my god, guys. Look at that ceiling. Grabe yung reflection ng ilaw. So, natutuwa talaga ako sa bahay na to. So, yung goal ko dito sa kitchen area is lagyan to ng lahat ng shelves. So, the reason why a lot of you actually are asking ba't hindi ako nagpa-subway tiles dito kasi diba nilagyan ko siya ng tiles. Sabi ko, parang lahat naka-subway tiles na. And kung gusto ko ng subway tiles vibe na kitchen, pwede naman ako pumunta kay Mommy Heidi kasi diba naka-subway tiles yung kitchen nila. Tapos naka-subway tiles din na yung 11-11 store namin. So, parang feel ko, okay na yun. So, kung sawa na ako sa subway tiles. If you look closely dito, super ganda ng tiles na yun, especially if I put na yung aking shelves na pina-customize ko talaga. So, actually, this week, i-install na yung shelves. Isang buong hilerang shelves. So, this is how it will look like. So, sober excited ako kasi parang siyang cafe vibe. Minimalist lang siya. Wala masyadong hanashi. Yung area na to, it's a bar. And, nagpapalagay ako dito ng parang pen and lights para maganda. Hanggang ngayon wala pa, so let's just wait. And guys, to those asking, this naman is our smart water dispenser. So, pwede na siyang hot, boiling hot, cold, and ayan, may mga filter, volume, and all. Really good investment. It's one of the first few items I got dito. Kasi ginaya ko lang si Mommy. So, ito yung brand na yan. From Korea daw sila. Alam ko, ang daming nagtatanong neto. So, share lang. So, this is a big space na plano ko magpa-install ng pantry. Dito ko rin lalagay yung mga painting siguro na mga pinagbibili ko. Siguro nagugulahan kayo. Pero, magigets nyo rin in time pag nanood kayo ng mga vlogs. So, in this area, dito muna nakatambak yung mga hindi ko pa na-open na parcels, boxes, na hindi ko pa nalalagay sa mga rightful place nila. Kasi una sa lahat, naglilipat pa tayo. And pangalawa is, iintay pa ako nung mga paglalagyan nilang cabinets and all that jazz. So, itong area na to, ito yung wall na makikita nyo pagpasok nyo ng house. Ito yung tinatawag na foyer. So, ang plano ko lang dito is to make a large circle painting. Medyo whitish, yellow, medyo iba-ibang medium. Para pagdating ng mga bisita or kung sino man, parang mafe-feel nila yung vibe ng house, yung personality ko and all that. So, plan ko lang maglagay ng isang malaking painting dito na ako yung gagawa. Kasi nung una, dapat ipapakommission ko siya. Ay, papakita ko sa inyo yung peg ko. Wait. So, I had this commission. Holy! So, this is the artist! Look at this. Ito, may mga ano siya dyan. Gemstones, you know. So, ang plano ko, maglagay ng gantong art piece dito. Pero kasi maliit na version lang to, and somewhere else ko siya isasabit. And I enrolled in a class para matutunan ko kung paano gumawa ng ganito. Actually, medyo yung idea, yung concept, kung paano siya gawin, alam ko. Pero gusto ko lang may professional guidance. And hindi kasi ako marunong mag-finish ng ganito. Since asthmatic akong tao, delikado yung paggamit ng gantong resin. I have a yellow door here. And a lot of you are commenting, ano yung yellow door na nakikita ko? Original plan, going yellow yung main door. Pero sabi ng lola ko, and sabi rin nung Chinese feng shui expert, hindi daw swerte for me ang yellow na main door. Dapat wood siya and all that. Ewan ko may ganong energy. Sabi nung feng shui expert, the first door na lang after the main door, pwede pa. So this is the first door after the main door. So this is my living space, and dito tayo nagwawalis kanina sa balcony. So, sobrang ganda ng tama ng araw. Feeling ko dito na ako magiging morning person kasi yung tama ng araw, mga 8 a.m. siya hanggang mga 3 p.m. lang. So, pag 3 p.m. onwards, wala na sa akin yung araw. So, swerte na ako. Dapat nag-film na ako ng maaga. Yun. So, in this area, kung mapapansin nyo, parang may tarpaulin. May kapalitan to ng faux wood na blinds. This area, hindi ko siya pinapakita sa inyo kasi medyo makalat siya. Dito yung mga karaoke, dito lahat. And iniisip ko kung maglalagay ako ng fake fireplace
place kasi gusto ko ng fireplace na vibe. Feel ko naman nakita nyo na siya sa ibang vlogs ko. Pero dito ko ilalagay yung TV. This is my TV, 50 inches na Kuka TV. And binibenta ko siya kasi bumili ako ng Samsung frame. Dream ko talaga yung Samsung frame. So isa yun sa mga Christmas gift ko para sa sarili ko. Sobrang ganda kasi. And yung boyfriend ko kasi nag-work naman siya sa Samsung. So may konti ka naman yun. Discount. Dito, bumili ako ng parang mga picture frame shelf. Kasi gusto ko ilagay yung mga books, magazines. So, dun sa kabila, bumili ako ng Versho na shelves. Para naman yan sa mga lamp ko, ganyan. So, dineliver na yung ano halaman. Next vlog ko na lang siya papakita sa inyo. I'm so happy! Ang ganda niya! Anyway, I hope you guys will stick with me. Kasi sobrang dami kong big plans dito. I hope you guys will be inspired, motivated. In time, you'll have your own place na i-design nyo and all. So, sana nag-enjoy pa din kayo and sana medyo at least na-appreciate nyo at nakita nyo na yung bago nating tinitirhan. So, thank you so much for watching today's video. Ayan, bye!